kasi ang pagkakaalam po natin, si Lenny ay nagpunta sa Harvard para magturo. Pero bakit dito sa mga pictures na lumalabas na to, na nasa Harvard na siya? Eh parang sinisiraan niya si Bongbong Marcos at saka ang pamilya nito. Bakit po parang hanggang sa Harvard, hanggang ngayon, eh hindi po maka-move on si Lenny Robredo at hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo? Dito po sa atin, ang dami pong lumalabas na mga comments na mga pintlawan na bakit daw ang mga BBM supporters eh hindi maka-move on eh nanalo na si Bongbong. Si Lenny daw ay nananahimik na at nasa Harvard na. Yun na nga eh, nasa Harvard na siya, pero bakit impis na kung ano ang dapat niyang ituro, eh sinisiraan niya si Bongbong Marcos at si Apo na kay Ferdinand Marcos. Ako po, medyo matagal-tagal na akong hindi nagpo-post ng mga balita tungkol kay Lenny Robredo. Yung huli ko lang na pinost sa kanya ay yung unselfless at yun ay kasama sa mga subtopics ko na lang. Bihira na akong gumawa ng isang video na tungkol kay Lenny Robredo lang. Kasi para sa akin, talo naman na siya. Siya ay ordinary citizen na lang kahit na anong gawin niya sa angat buhay niya. Pero ito naman mga lumalabas na mga balita na nakasama sa pagtuturo niya ay ang siraan si Bongbong Marcos, siraan si Apo Lacay, in the process, nasisira ang ating bansa. Tapos ngayon, pag kino-call out natin ang nanay nila, sasabihin nila hindi maka-move on ang mga BBM supporters. Kayo po mga pinglawan ay hindi maka-move on. At ito po ang magpapatunay na kaya hindi kayo maka-move on dahil ang nanay nyo mismo ay hindi maka-move on. Kitang-kita po sa kanyang mga galaw na hindi niya matanggap na natalo siya ni Bongbong Marcos ng napakalaking agwat. 31.6 million as against 15 point something million si Lenny Robredo. Na hanggang ngayon, pinalalabas na puro SD cards lang daw ang pumoto. Nasa nanay nyo kasi yan eh. Hindi siya nag-concede. Hindi niya matanggap. So kayong mga pinklawan, kayong mga supporters, hindi rin kayo makatanggap. Hindi rin kayo makamove on. At kayo ay bitter na lang to the max. Tingnan po natin itong isang picture ni Lenny Robredo na sa likod niya merong slide. Doon sa bandang right side ng slide, nakalagay pa doon yung as of 8:32 p.m, Bongbong Marcos is still leading the presidential race with 17,541,799 votes according to the partial and official tally from the COMELEC transparency server. Marcos is followed by Lenny Robredo with 8,311,501 votes. Pero doon sa kabilang side ng slide, nakalagay, wait or come back. Netizens report malfunctioning VCMs, long lines on election morning, faulty VCMs, more than just a hiccup in 2022 polls, VCMs bogged down, stalled elections. Ano po ang ibig niyang palabasin na kahit leading itong si Bongbong Marcos ay hindi makatotohanan yung boto dahil ang daming mga VCMs na nag-bog down? Hindi ba parang ipinapahiwatig dito na siya ay nadaya? Eh kung kayo pala ay nadaya at sa tingin nyo kayo ay nadaya, bakit hindi kayo magsampa ng kaso sa COMELEC? Bakit kung saan-saan kayo nagpapahiwatig ng ganito? Hindi lang ho si Bongbong Marcos ang kanyang binabanggit niya sa mga slides. Meron din po tungkol kay Apo Lacay na sinasabi niya na fake yung kanyang mga medalya. Ano ba ang gustong palabasin ni Lenny Robredo? Matanong ko nga kayo, bakit ba ganito itong si Lenny Robredo? Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng isang talo ng presidential ball na hindi makatanggap ng kanyang pagkatalo months after the election. Kung hindi nyo matanggap at meron kayong gustong ipaglaban, dumulog kayo sa COMELEC or sa korte or kung saan man pwedeng dinggin ang inyong mga reklamo. Kung sa tingin nyo nadaya kayo, then file a case. Or kasama pa talaga sa ituturo ni Lenny Robredo ito, itong mga topics na to. Tapos na po ang election. Pero bakit parang nangagampanya pa rin si Lenny Robredo? Or para ito sa next elections? Kung ganyan pa rin ang klase ng inyong pangangampanya, which is negative campaigning, wala po kayong pag-asang manalo ulit sa mga susunod mang mga eleksyon. Itaga nyo yan sa bato. Hindi na nagbago ang klase ng inyong campaigning wherever you go. Andun ang paninira ninyo sa kapwa ninyo. Hindi ba nung panahon ni Duterte, noong nagsalita din si Lenny Robredo sa isang international forum, hindi ba puro paninira din ang ginawa niya sa administrasyon ni Duterte? In the process, nasisira ang pangalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Ito na naman ngayon. Hindi na nadala, hindi na natuto. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang klase ng kanyang pangangampanya. Kung ito man ay klase ng pangangampanya, ano bang matatawag natin dito? Tapos na ang eleksyon, natalo ka na. Big time ang iyong pagkatalo. Pero parang pinalalabas mo sa iyong mga audience o dyan sa mga estudyante ng Harvard na nadaya ka, na ikaw ay biktima ng disinformation. Nakalagay dun sa isang slide ni Lenny Robredo, the state of democracy in the Philippines, populism through institutionalized disinformation.
Hindi ba? Kayo man ang mag-isip. Eh, kahit hindi natin naririnig kung ano ang sinasabi ni Leni Robredo dyan sa kanyang pagtuturo sa Harvard. Pero the pictures, the slides speak for themselves. Nagkamali lang ba ako ng aking pagkakaintindi dito sa mga slides na napanood ko at nakita ko? Kayo po, ano sa tingin ninyo? Itong mga slides na sinasabing disinformation, ipapakita na nananalo si Bongbong Marcos, pero sa kabilang slide, ipapakita na may mga VCMs na hindi gumana or nasira, thereby gustong ipahiwatig na nagkaroon ng dayaan. And then, idadamay pa si Apo Lakay na matagal nang namayapa. Anong kaugnayan ni Ferdinand Marcos Sr. dito sa eleksyon ninyo? Sa tingin mo ba, may pakialam yung mga estudyante sa Harvard? Maniwala man sila sa mga sinasabi ni Leni Robredo, sa tingin ninyo, itong mga estudyante ito, may magagawa? Will they change the course of history dito sa Pilipinas? Maniwala man sila sa sinasabi ni Leni Robredo? Kasi sa tingin ko, hindi talaga matanggap ni Leni Robredo na siya ay natalo. Meron po siyang sinabi, noong November 23, 2020, ang post po dito galing sa News 5, sabi ni Leni Robredo, unang-una, matagal na niya akong binawaswas. Pangalawa, kahit sino, walang karapatang manakot ng iba. Para sa akin, iyong mga nananakot, iyon yung mga hindi sigurado sa sarili, di ba? Tapos, iyong 2022, ano ba naman yan? Nasa gitna tayo, nasa po na, ang iniisip mo, 2022, bla 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 bla. Ito po ang pinaka-importante. Sabi niya, tingin ko, iyong pagiging pangulo ay destiny. So, ibig sabihin, Leni Robredo, hindi mo destiny ang maging pangulo. Kahit na anong paninira pa, kasi anyway, I look at it eh. Sana mali po ako ha. Sana mali ako. Kasi ang alam ko, magtuturo si Leni Robredo sa Harvard. Pero with these pictures, parang lumalabas na naninira siya. Na hindi niya matanggap na natalo siya ni Bongbong Marcos. Isang pahayag pa ni Leni Robredo nung siya ay VP pa. Ito ay lumabas January 20, 2020 at inilabas ng News 5. Sabi niya rito, karapatan naman ng kahit sino na tumakbo. Pero dapat, lahat na tatakbo, tatanggapin iyong resulta ng eleksyon. O, ito na naman ang pinaka-importante sa sinabi niya. Kasi, kung matatalo ka, hindi mo tatanggapin, eh huwag ka nang tumakbo. Ano to? Kinokontradict ba ni Leni Robredo ang mga pahayag niya dati? Sabi niya, kung matatalo ka, hindi mo tatanggapin, eh huwag ka nang tumakbo. Eh bakit lumalabas ngayon? Tumakbo ka, edi dapat tanggapin mo. Pero parang hindi mo matanggap. Sa galawan ninyo, the mere fact na you did not concede, and the mere fact na kahit nasaan ka, yan pa rin ang topic mo. Hindi naman po siguro ako ganun kabobo para hindi ko maintindihan itong mga nakita ko doon sa mga slides na ipinakita ni Leni Robredo doon sa Harvard. Kasi kahit na wala akong naririnig na audio at pictures lang ito, it says it all. So pakiwari ko, si Leni Robredo at ang mga kakampings niya ay talagang walang balak sumali sa nation building. Gusto talaga nilang magsolo. E di magtayo kayo ng sarili niyong bansa. Magtayo kayo ng sarili niyong gobyerno. Sa bagay, ano na ba itong nangyayari sa inyo? Para na kayo may sariling gobyerno. Kasi ayaw niyong makiisa. Kung ayaw niyong makiisa, fine. Pero yung maglalabas pa kayo ng paninira, eh that's another story. Alam niyo po, sa puntos at puntos na lang, nakikita naman ang buong mundo, kahit yung mga estudyante niya na nasa Harvard, na ang boto ni Leni ay halahati lang ng boto ni Bongbong Marcos. At kahit na ano pang marinig nila, nakaupo na si Bongbong, nanalo na si Bongbong, naka-100 days na si Bongbong, wala naman silang magagawa. Tulad ng sinasabi ko, maniwala man niya mga taga-Harvard kay Leni Robredo, they cannot change the course of what is happening in the Philippines. Nakakalungkot lang po talaga. Ako personally, ang nararamdaman ko ay awa. Sabi ko nga sa inyo eh, napakadami ko ng eleksyon, mga presidential elections na naranasan. Pero ngayon lang po ako nakakita ng gantong mga natalong sobrang bitter. Yun lang po ang tingin ko. Pero hanggang kailan kaya? Hanggang kailan nyo kayang maging bitter? Eh after 6 years ni Bongbong Marcos, si Sara Duterte naman. Baka nga pagkatapos si Sara Duterte, si Sandro Marcos na, kung siya ay nasa tamang edad na. Kasi sa klase ng kampanyang ginagawa nyo, or itong information na inilalahad nyo kahit saan kayo magpunta, it is not going to land you victory. Negative campaigning will never make you win. Real talk lang.